Hello mga ka-friend! Welcome once again dito sa Ka-Friend Rejay TV. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated kayo sa mga uploaded videos ko. Another very interesting topic na naman ang pag-uusapan natin, and also share your thoughts about it. Come on, join me mga ka-friend. Just jump right in. Tara na! Malamang nanonood ka ngayon sa channel ko, ang Ka-Friend Rejay TV, dahil nahook ka sa title. Very interesting ang ating pag-uusapan dahil sawang-sawa na tayo sa kabulukan ng sistema ng ating bansa. At mahirap pa rin ang Pilipinas. Developing pa rin tayo, marami pa rin ang mahihirap at patuloy pa rin tayong minamanipula ng mga oligarko sa bansa. Halos isinapribado na lahat ang pag-aari ng gobyerno. Wala nang pag-aari ang gobyerno ng mga state-owned industries tulad ng Meralco Telecommunications, binenta ang state-owned steel industry. Water companies, hindi pa din magamit ang pinasarang Bataan nuclear power plant. At napakarami pang iba. I am so fed up of all these things na nagpapatuloy na nagpapahirap sa ating mga Pilipino. Kung maaalala nyo, noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr., Apolacay, na ang dahilan niya sa pag-declare ng martial law ay hindi dictatorship para sa kapangyarihang pansariling interes, kundi ang pag-declare ng vanguard leadership. Ang pag-declare ng martial law ay peace and order vanguard leadership na matagal nang natapos ang documentations to declare martial law in 1968 pa, according to former Senate President at dating Defense Minister na si Juan Ponce Enfile. Sa pag-declare ng martial law ay pagtatag ng bagong lipunan or new society, ika nga ni Ferdinand Marcos sa kanyang SONA, 1969. The new Filipinism is ultimately a call to greatness, but any form of greatness must begin with an act of will. In other words, may malakas ang political will na ginagawa din ni Pangulong Duterte sa kasalukuyan, kaya tuloy-tuloy na ang mga pangmalakasang proyekto na build, build, build na blueprint pa ni Pangulong Marcos. Now, getting to the bottom of this, dahil sa communist insurgency at Muslim secessionism, kaya martial law was declared in order to have peace and order nationwide in order to attain economic, social, and political stability and economic growth. Yan ang kamay na bakal ni Marcos para umunlad ang bansa. At sa panahon na iyang bagong lipunan, maitatatag ang Green Revolution, Masagana 99, at marami pang mga malalakiang infrastructures na napagawa, etc., etc. And now, let us take some excerpts from a Manila Times columnist and author of the debunked book, Aniya. Ito ang mga dahilan ng pagkabagsak ng bansang Pilipinas. Authored by Rigoberto Tiglao. Una, the reality stares us in the face that Asian tigers grew to industrial status in one generation. Such phenomenon has been called Asian economic miracle, or all under authoritarian rule, not under democratic systems as in the West. Number two, he also said, lack of nationalism. The ruling classes in the Asian tigers had identified themselves of their nations, that is, they had a strong sense of nationalism. If South Korea, Taiwan, and Singapore hadn't quickly developed economically, these would have fallen under the communist forces. The Philippine ruling class loved to identify themselves with the country's colonizers. They identified themselves with Spain, where many of them originated, and the US, and in recent decades with China. That's for number three. And number four, this is the reason why the Lopez's, Osmeña's, and Aquino-led Cuancos have been propagating the yellow myth of good versus evil, with the elite supporting it, and even the left believing it. It conceals the reality that through dictatorship and democracy, the elites continue to screw the masses.
Therefore, ang Pilipinas ay hindi uunlad kung first, walang government-owned or state industries. Pag-aari ng gobyerno, dapat ang mga industriya na makapagpapababa ng kuryente at tubig. So kapag bababa din ang mga ito, ang mga presyo ng bilihin at serbisyo ay bababa. Second, hindi na sobrang demokrasya ang kailangan ng Pilipino. Paso na ito, kailangan natin ang kamay na bakal at baguhin ang Constitution 1987, gawing federal form of government o federal parliamentary form of government ang ating bansa. Third, ibalik ang patriotism at nationalistic hearts ng mga Pilipino sa pagtatangkilik ng sariling atin. Number 4, wakasan at labanan ang mga bulok na EDSA revolution narratives at narratives ng mga Dilawan. Fifth, i-revise ang history books ng Pilipino ng tamang Philippine history para hindi magkaroon ng malawakang black propaganda na patuloy na ginagawa para mapasinungalingan ang mga tunay na nangyari sa bansa. Number 6, ibalik sa dati o baguhin ang pangalan ng mga establishments na pinagpapalitan ng mga pangalan tulad ng airport, mga daanan at iba pa. Number 7, burahin ang black propaganda sa mainstream media at currency ng Pinas. Again, I will tell you that our Southeast Asian neighbors have attained their economic growth because of their form of leadership. And the other governments during that time of Marcos and ask these people till now, who do you know about the Philippines? They would probably say Marcos, Imelda, and of course Pacquiao right now. Strong man rule, ika nga. These leaders who have made their nations in the Southeast Asia boom and grow their economy exponentially, and they became the Southeast Asian tigers, like South Korea's Park Chung-hee, 1947 to 1988, 41 years. Taiwan's Chiang Kai-shek, 1981 to 2009, 22 years. Singapore's Liu, 1959 to 1990, 31 years. Thailand's Kirikachorn, 1962 to 1979, 17 years. Indonesia's Suharto, 1967 to 1998, 31 years. Malaysia's Mahathir, 1963 to 1973, 10 years. Philippines President Marcos, 1965 to 1985, 20 years. 1972 to 1985, 13 years of reign during martial law.